po sa ibang Panginoon. Ngayon po ay darapo na tayo sa ating pong-aralin. Matatagpuan po ang ating unang talatang pag-aaral. Ito po sa Efeso 6, talatang 10 at 11. Efeso 6, talatang 10 at 11. Kailangan po nating lumakas ang ating pong mga kaluluwa. Kailangan natin muling-muling lumakas ang ating mga kaluluwa. Dahil po sa dalawang talatang ito, meron tayong madidiskubre. Sa Efeso 6, talata pong 10 hanggang 11, sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Ulitin ko ha. Katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Doon po sa binasa kong unang talata, mga kapatid, ang nais ng Panginoon tayo ay magpakalakas sa Panginoon. Yung salita pong magpakalakas ay ito po'y sa ating buhay espiritual. At saan po tayo kukuha ng ating kalakasang espiritual? Ang sabi dito, at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Doon po sa Panginoon, doon tayo kukuha ng ating espiritual na kalakasan. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga ba sa isang Kristiyano ang patuloy pong pinalalakas ang kanyang espiritual? Diba sa ating pong physical, napakahalaga po ba na palagi natin pinalalakas ang ating pangangatawan? Kasi kung mahinang ating pangangatawan, mga kapatid, hindi tayo makakagawa. Tama ba? Hindi tayo makakatrabaho. Hindi natin magagawa yung mga dapat nating gawin. Kasi mahina tayo or nangihina tayo. Sa spiritual din natin, mga kapatid, hindi rin natin magagawa yung pong mga ipinagagawa ng Diyos sa atin kung mahina ang ating mga kaluluwa. Siguro napapasin po natin sa maraming ibang mga nagbibigya. Mga ilang panahon lang sila na nakapagpapatuloy sa Panginoon at kapag dumating na yung mga pagkakataon na may mga problema o kaya mga pagsubok silang dinaraanan, napapasin natin nawawala na sila sa mga pakikinig, nawawala na sila sa mga pagdalo, nawawala na sila mga kapatid doon sa kanilang mga pagganap na mga tungkulin. Alam niyo po kung ano yung kadahilanan? Kasi ang spiritual nila mga kapatid ay bumababa o sa ibang salita, ang spiritual nilang kalagayan ay bumabagsak. Pag po kasi bumabagsak ang ating spiritual na kalagayan, mga kapatid, hindi natin namamalayan na tayo ay parang natatabangan sa mga pang-spiritual na mga gawain. Nawawala po yung activeness natin doon sa mga pakikinig, sa mga pag-atin sa mga Bible study, sa ating pong mga pagdalo. Alam niyo kung bakit? Kasi yung ating spiritual ay yung nga po, patuloy siyang bumababa. Alam niyo sa mensaheng ito, sinasabi ng salita ng Panginoon na dapat tayong magpakalakas, sabi niyan, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Alam naman natin mga kapatid, yung kalakasan ng ating kaluluwa ay nagmumula sa salita ng Diyos. Yung po kasi yung patuloy nating pakikinig, yung pong ating patuloy na pakikipag-aralan mga kapatid, nakalakip yung ating pagtupad, doon po ba lumalakas yung ating kaluluwa? Ano po yung purpose kung bakit dapat tayong magpakalakas sa ating espiritual? Sa verse 11 po, magagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Sandali po muna. Meron po ba talagang Diablo? Meron po. Hindi man natin siya nakikita mga kapatid, pero tinuturo po ng Biblia na meron pong Diablo. At ang Diablo po mga kapatid, siya po yung humahadlang sa mga Kristiyano. Hindi man natin siya nakikita mga kapatid, siya ay gumagawa ng iba't ibang kaparaanan para tayo po'y mag-tremble o yung tayo ay magkaroon ng tinatawag na problema doon sa ating espiritual. Pinupuntirya po ng Diablo, mga kapatid, ang mga Kristiyano. Lalo na po yung mga maiinit na mga Kristiyano. The pointers of attack of Satan, yung pong mga maiinit na mga Kristiyano, hanggang sa palalamigin niya po yung mga Kristiyano. Yun ho bang mga malalamig na mga Kristiyano na pinupuntirya pa ba ng Diablo? Sa inyo po palagang. Asagot po natin dyan, hindi na. Alam niyo kung bakit? Kasi nalalamig na siya eh. Tama po ba?
at siya ay pwedeng magtuloy-tuloy na lamang sa kanyang panlalamig, sa kanyang pananampalataya. Yung pong mga maiinit, pinalalamig ng Diablo para sila ay mawala sa Panginoon. Kaya nga po, may aral sa Biblia na sinasabi, magpakalakas tayo sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo magiging malakas, naandiyan po yung iba't ibang mga pamamaraan ng Diablo. Yung nakalagay kasi dito, lalang ng Diablo. Nandiyan po yung iba't ibang pamamaraan ng Diablo para ang isang Kristiyano ay kanya pong pahinain. Para ang isang Kristiyano ay kanyang pataubin. Para ang isang Kristiyano, kanya pong iwala sa kanya pong pagganap ng tungkunin niya sa Panginoon. Ibabasahin tayo mga kapatid. Sa may 1 Peter 5, verse 8. Ito po nga sa pababasa natin sa Ilocano para sa Tagalog na lang natin yan. Para mas maliwanag po. Sa may 1 Peter 5, verse 8 and verse 9. Tingnan natin. Kaya po yung isang Kristiyano, hindi po siya dapat na para bang yung overconfidence na para bang hindi na siya manghihina, hindi na siya babagsak. Alam niyo po, dapat palagi tayong nagbabantay. Tama po ba? Palagi tayong nagpapakalakas. Palagi tayong nagpapakatatag. Dahil po, mayroong pong moment na kapag tayo po ay nasalisihan ng kalaban, may tendency tayo po ay bumagsak. Marami po kasing iba, overconfidence. Kasi marunong na, kasi matagal na, kasi talented, kasi marami nang nagawa, kasi matagal na sa Panginoon. Hindi tayo dapat na magkumpiyansa. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Ako po matagal na po ako Kristiyano, pero marami rin pong dumarating na mga kapagsubukan at marami pong mga atake ng Diablo na kung wala po yung tulong ng Panginoon, baka matagal na rin ako bumagsak. Hindi pala po pwedeng mag-overconfidence ang isang Kristiyanong matagal na o kaya manggagawa na o kaya marami ng alam o kaya talented na o kaya gifted siya. Hindi po. Dahil mas tayo nga yung pupuntiryahin ng Diablo para tayo ay pabagsakin ng sa ngayon mga kapatid. Tayo ay hihiyain ng Diablo sa harapan ng ating Diyos. Pakibasa nga, 1 Peter 5:8 hanggang 9. Sa Ilocano po, yan ha. Verse 8. Agparbeng kayo, agsalukag kayo. Ti Diablo, akabusuryo, kasla leon, ang umermermer. Magmagna itisibay yung agsapsapol ti alununin na. Ayon. Isu sarangten yung arod, babaen itinabilag apamati. Yan tangay ang muyo adagiti kastoy asang sagabain, madamada mapasamak adagiti kabsat yung adagitulubo. Ang nakalagay po sa Tagalog, sa may verse A, kayo'y maging mapagpigil. Yun mo bang pagpipigil ay malakas ba yung Kristiyano kapag siya ay nakapagpipigil? Pag ang isang Kristiyano po hindi nakapagpipigil, malakas ba siya o mahina siya o nangihina siya? Nangihina siya. Marami pong ganyan eh. Masyado pong kumpiyansa. Sabi niya, hindi ako, maitutumba ng kalaban. Hindi ako matutukso ng kalaban. Hindi ako madadaya ng kalaban. Tumingin po kayo, mga kapatid. Dapat po ba tayo magkumpiyansa ng ganun? Hindi, matagal na ako. 5 taon na ako, 10 taon na ako sa Panginoon. Mahusay nga ako sa lahat ng bagay. Mahusay ako sa pangangaral. Mahusay ako sa pagtuturo. Mahusay ako sa pagtugtog. Mahusay ako sa pag-awit. Mahusay ako sa pagbibigay. Dapat po bang magkumpiyansa kung ating nagagawa lahat ng iyon? Hindi po pala, mga kapatid. No? Hindi po pala, dahil binasa po doon ni Sister San, sabi nga dyan, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Kasi itang mapagpuyat, saan ka nakakita ng bantay pero tulog? Pag po tulog yung bantay, mga kapatid, sigurado po bang mananakawan? So ang ibig sabihin po ng pagpupuyat, hindi naman yung ibig sabihin mamaya, susubukan natin, hindi ka na matutulog. Ay, hindi po yun. Yung pagpupuyat na tinutukoy dito, palagi pong nagbabantay. Kasi ang bantay po mga kapatid, alam niya po anong nangyayari sa paligid. Hindi mo makapagbabantay yung tulog, ikaw yung babantayan ng magnanakaw. Tama ba mga kapatid? Makakapasok na lamang siya sa loob ng bahay at kukunin niya lahat ng mga itinabi mo dyan, lahat ng mga pag-aari mo dyan. Ano po ba? Pinababalitaan pa nga tayo eh. Sa sobrang tulog nila, doon pa kumain. Doon pa nag-toothpick. Doon pa nakigamit ang banyo. O parang sinaril niya yung bahay kasi napakahinding po ng tulog. Sa spiritual mga kapatid, dapat pala tayo magsipagpigil. Hindi ho yung manggigil.
pang nangigigil na, mahina po yung kaluluwa nun. Eh, may mga kapatid. Yung pong pagpipigil sa ibang salita, pagkokontrol. Yung pong pagkokontrol sa ibang salita, pagpipreno. Meron po tayo dapat na prenohan. Sasakay ho ba kayo sa isang sasakyan? Nakabago-bago pero wala pong preno. Sinong-sinong sasakay? Kayo na lang. Mapapahamak tayo noon. Tama ho ba? Meron lang po kung itatanong, curious lang po ko, yun ho bang puligdig? Meron ho bang preno o wala? Meron po ba? Meron. Ang akala ko po'y wala. Oh, di ho, totoo po yun. Ah, bakit ko po natanong yung, ultimong yung puligdig, eh pambukid lang naman. Diba? Wala ka naman siguro ditong masasagasaan dahil kadalasan sa bukid po ginagamit ito. Maliban na lang po kung tumatawid ang highway, kano-kano nakikita natin niya sa may gawiho ng ikig, sa may, isang place pa yun? Mga kandiretsuhan na yun, nakikita ko, minsan itinatawid nila eh. Akala ko po talaga walang preno yun. Meron po pala. Sasakay ho ba kayo sa isang puliglig na walang preno? O hindi rin pala? Hindi rin pala? So, sa spiritual po, mga kapatid, napakahalaga po ba ng pagpipigil? Pag ang isang spiritual na tao ay lumalakas siya, isa sa mga kasangkapang nasa kanya, yung pagpipigil, napakahalaga ho ng pagpipigil. Kasi kung wala ho tayong pagpipigil, hindi lahat na lang nang i-alok sa'yo, susunggaban mo. Ganyan mo ba tayo? Eh, ang diablo pa naman, napakahusay mong mag-alok ng masasarap sa ating laman. At kapag po wala tayong pagpipigil, mga kapatid, magkakasala tayo. Ito ah, mga kapatid. Tayong mga may asawa, pupwede rin ba tayong atakihin ng Diablo para tayo ay magkasala? Pwede, di ba? Halimbawa, tulad nito, eh asawa na, pupwede pa bang makapag-asawa pa ng iba? Oh, di ba? Hindi lang sabi natin nagagayan, di ba mga kapatid? Kung walang pagpipigil yung lalaki o kaya yung babae, halimbawa, nag-abroad yung lalaki, di ba? Naiwan yung babae dito. Oh, ang iniwanang anak halimbawa dito, dadalawa. Oh, tapos dalawang taon din yung lalaki doon sa ibang bansa. Magtataka na lamang siya kapag naging apat ang anak niya. Di ba mga kapatid? Dalawang taong nawala eh. Mahirap po yung walang pagpipigil. Tama ho ba? Oh, nagtataka din ho yung babae, andun yung asawa niya. Nasa ibang bansa, yung lalaki. Aba, sabi niya, ang kontrata ay dalawang taon, nag-extend. Yun pala, kaya hindi na po umuuwi. May ibang pamilya na po doon sa ibang bansa. Ito po ah, walang halong biro itong aking ikukwento sa inyo. May pangyayari pong ganito, siya ay nagbabible din. Silang mag-asawa, meron po siyang tatlong anak. Alam niyo mga kapatid, ganito yung nangyari. Nag-abroad po yung lalaki. Nag-abroad. Ang paniniwala ng babae, talagang maganda yung trabaho doon dahil sige pa naman yung padala. Aba dumating po yung mga ilang buwan, pumalya yung pagpapadala. Ang dahilan, ang sabi niya, mahirap ang trabaho. Eh meron po silang kumpare na kasama sa trabaho. Hindi, tuloy-tuloy trabaho dito. Maganda ang kita dito. Yun po pala, meron ng ibang pinagbibigyan. Ito po, pakinggan ninyo. Meron pa magandang karugtong yung kwento. Ito na. Nahahati na yung budget, nanghihirapan na sa pag-budget yung babae. Tapos ganito, mayroon pong nakita doon sa Facebook. Ngayon, sa Facebook, kasi uso na yung Facebook eh. Mayroon nakitang bata na kamukhang-kamukha ng anak na dito sa Pilipinas. Hindi nag-iisip yung babae, sabi niya siguro kahawig lang. Ito pala ang nangyari. Yung babae na kilala ng mister niya doon sa abroad. Umuwi yung babae dito sa Pilipinas at hindi na bumalik. Ngayon, ang akala nung babae, nandoon pa yung asawa. Yun pala, ang taga na palang nagbalikbayan ng asawa dito sa Pilipinas, kaya lang hindi umuuwi doon sa totoong asawa. Yun pala, umuuwi na doon sa babaeng nakilala doon sa ibang bansa na meron na siyang anak na isa. Ngayon, merong nakapagsabi, dahil may nakakita eh. Sabi niya, nakita ko yung anak mo doon sa lugar na. Sabi niya, hindi, ito lang yung mga anak ko. Alam niyo, nung sinesearch na, nakita niya yung mukha ng asawa niya nando doon. At yung bata, yung palang bata na yun, ang tinutukoy nung nakakita na anak doon niya. Yung pala, anak pala sa ibang babae. Eh, kamukha ho yung mukha nung tatay. Hulmang-hulma eh. Oh.
Yun, tama yung sabi ni sister. Carbon copy, no? Carbon copy raw eh, no? Kung ano yung isinulat po, kung ano yung iginuhit po siya yung ano eh. Kamukha. Ayun, ano mo, nagkagistuhan mga kabatid. Ngayon po, alam nyo, ay sila ay nag-aaral na salita ng Diyos mga kabatid. Nag-suffered ang kanila pong pamilya. Ngayon, separated na sila. Ang sabi ng lalaki, sususpentuhan ko na lang yung tatlong anak natin pero hindi na ako uuwi sa iyo. At meron na siyang inuuwi ang babae. Alam na mga kabatid, kaya ko na i-insert yung ganong example mga kabatid. Napakahirap po sa isang Kristiyano yung kumpiyansado. Nakakala mo matagal na, nakakala mo matagal na, na ang katwiran niya din, matagal na ako sa Panginoon, marami akong karunungan at kalaman. Ang sagot ko, eh ano ngayon kung marami kang ganyan, nakarunungan, marami kang sinasabi sa Panginoon na maipagmamalaki. Alam niyo, ang ating mga achievements and compliments sa spiritual ay hindi natin po pwedeng ipagkumpiyansa. Tama po ba? Eh mas gustong-gusto nga pong huntingin ng Diablo mga kapatid, yung pong marami nang nagawa, maraming nagagawa, effective, tama ba kapatid? Bakit? Sa lumang tipan nga mga kapatid, hari pa eh. Tama ba? Hari pa yung pinatutumba ng Diablo. Tinutokso niya ng mga pong ano-ano mga kapatid. Kaya sa atin din, hindi po pwedeng at tinutokso lang ng Diablo ay yung mga may asawa, pati yung mga binata at yung mga dalaga. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Napakahalaga ho ba na tayo nagtipigil o nang gigigil? Pabalitan po iyo. Okay, pag ito, meron kang kaaway, mga kapatid. Pag ikaw ay nagtigil, aba, hindi matutuloy yung labanan. Pag ikaw nang gigil, tsak yan mamaya, sapa ka na yan. Tsak yan mamaya, habulan na ng itak yan. Ito ho ba sa inyo, ano ho bang usong habulan? Doon ho kasi sa amin, pag nangyayaring ganyan, may away-away mamaya, inuman ngayon. Amaya-maya, pag sila mismo, nakakagulo na. Mamaya, habulan ng kutsilyo. Mamaya, habulan ng baril. Pag ikaw ay minalas-malas pa, sundalo yung nakalaban mo. Ahagisan ka ng granada. Eh, ba mga kapatid? Wala ho yung pagpipigil. No? Yung panggigigil, mga kapatid, opposite. Yung panggigigil kasi, mga kapatid, ang gusto mo, umariya ng umariya. Eh, ba? Kahit na hindi natin nakikita yung magiging problema sa ating kaluluwa. Nandiyan ba tayo, kapatid? Binibigyan ko lang kundi inyong bakit kinakailangan po magpakalakas tayo sa Panginoon, magpakalakas tayo ng spiritual. Kasi po, pag tayo ay nag-take advantage kay Satanas, alam mo kapatid, butas lang na maliit ang tinitingnan ng Diablo. Pag yung butas na maliit ay hindi natin nabantayan, papasok ba ang Diablo? Papasok ba ang Diablo? Bago po, basahin yung isang talatang yun, itutuloy ko lang yung binasa kanina. Ano? Sabi diyan, kayo'y maging mapagpigil at kayo'y maging mapagpuyap. Ang inyong kalaban na Diablo, lagaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisira niya. Siya ay isang hunter. Siya ay nangahunting. Tama ba kapatid? Para siyang liyon, hindi literal na liyon. Amin ba kapatid? Di ba yung liyon literal? Pag nakakita siya ng kanya pong kakainin, di ba? Ano yan? Listo yan. Hanggang sa mapahiwalay, halimbawa yung kanyang hahabulin, hanggang yun ay kanyang sasakmalin, yun ay kanyang kakagatin, yun ay kanyang paglulare-lure. At mamaya, nakikita mo, kinakain niya yung karne ng kanyang nasunggaban. Tama ba kapatid? Nandiyan ho ba tayo? So kung mahina, mga kapatid, yung kanyang aatakihin, madali ho bang mapatay? Pero kung malakas ang kanyang aatakihin, madali ho bang mapatay? Aba, hindi. Lalaban yung, amin ba kapatid? Sa spiritual, ganun din. Hindi tayo makakalaban sa Diablo, mga kapatid, kung mahina ang ating kaluluwa. Tama ba? Kung mas malakas yung kaaway natin at tayo ay mahina, mga kapatid, hindi tayo nakapagtitigil. Hindi tayo nakapagbabantay. Sigurado ho ba, mga kapatid, madadali niya ang ating kaluluwa. Maiisahan niya ang ating kaluluwa. Mga kapatid, yan po'y nakalagay sa salita ng Diyos eh. Kaya nga sabi ng verse 9, na siya'y labanan ninyong matatag ng inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong mga hirap ay magaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. Napansin natin, ang Diablo po, hindi siya tumitigil na mag-hunt or mag-hunting. Ang hinahunting po na Kristiyano, mga kapatid, yung mararatnan niyang mga Kristiyanong nagte-take advantage na siya ay matalino na, na siya ay magaling na, na siya ay mahusay na, na siya ay matagal na, mga kapatid. Marami pong ganon. Pag siya ay matagal na, matalino na, mahusay na, magaling na, ang sabi niya, hindi ko na kinakailangang magbantay na palagi. Mali po ba o tama? Yung ganun. Mali yun. Hindi dapat ganun. Kasi ang sabi po ng Efeso chapter 4,
Tingnan natin. Sa Efeso chapter 4, mga kapatid, sa 26 and 27, humahanap lang ng tiyempo ang Diablo. Hindi ka naman niya babanata ng harapan eh. Tingnan mo sa boxing. Sino po sino nanonood ng boxing? Siguro ako lang. No. Merong laban si Pagara nitong nakaraan lang. Meron isang 26 wins, no losses. Sinong kalaban niya? Yung nakalaban ni Donaire no nakaraan. Si Donaire nga eh, napakatagal ng boksingero eh. Putok-putok yung mukha. Pero yung kalaban niya, ang ganda pa ng mukha. Oh. Nung round 1, napito muna ako sa boxing ha. Nung round 1, napatumba niya yung kalaban. Aba, nagkumpiyansa. Akala niya kain niya patumbahin na. Pero nung round 8, umpisa pa lang ng bell, siya naman yung tumumba at hindi na po siya nakabangon. Oh, sabi ko, ang yabang ni Pagara. Yabang eh. Kasi nagkumpiyansa siya. Ang akala niya, hindi siya mananock out. Oh, sa nakapanood nun, mga kapatid, maniniwala ka siguro sa akin. Oh, bakit? Kasi sa labanan, ang labanan ba, stroke yan? Pag ikaw ay hindi ka nakatingin, pwede ka bang suntukin? Oo. Eh, may ba kapatid? Pag ikaw halimbawa nakita niya mahinang iyong bodega, mahina yung iyong sikmura, doon ka palagi babanatan. Ganon, para ikaw ay manghina at tumumba. Parang sa atin, pag nakita ng Diablo, mahina ka sa babae, mahina ka sa pera, mahina ka sa damdamin, di ba? Mahina ka sa lalaki. Yun, doon ko siyempre. Tingnan mo yung isda. Bakit yung isda po, hindi po pwedeng ipain doon sa dulo yung hamburger? Hindi naman niya kahinaan yung hamburger eh. Ang kahinaan niya, anong kahinaan niya? Bulati lang na nakukuha dyan sa gilid-gilid. Sige, painan niyo ho kapatid ng kalabaw. Hindi ho yung kahinaan niya eh. Di ba? Ang kahinaan niya po yung bulati. Pinapasaya ko lang po kayo. Ang ganda ng tawa ni brother. Re-record ko yan. Di ba? Kasi kung anong kahinaan natin, doon na tayo, ano, doon na tayo dadayain. Tama ba? Mahina ka sa pera. Mahina ka sa galit. Diba? Mahina ka sa selos. Lalo kang pagseselosin. Sino siya? Sa atin dito ang selosa. Oh. May lumapit lang doon sa mister mo, inaaway mo na. Oh. Samantalang, oh. Diba? Bisan, di mga ganun po eh. Pero nung kasabihan doon sa amin, pag daw yung babae, lagi daw pinapawisan yung ilong, eh ano daw po yun? Selosa. Eh meron po sa amin eh, napagkamalang pong pawis, eh sipon pala. Hindi po na daw yun. Di ba? Eh meron po sinasabi niyo sa amin, pag daw po kulot yung buhok, mainitin daw ang ulo. Eh meron nga po niyo sa amin, unat na unat. Eh pagkatindi po ng init ng ulo, ang wala po yun sa buhok, ano ba mga kamatid? Nandun ho yun sa kanilang pagkataong panloob. Maliba ko yung sinasabi ko. Kung ano ho yung kainahan natin, doon tayo pinapainan. Tama po? At kapag mahina ka doon, katulad na sinasabi ko ang boksingero, pag nakita ng mahina ka sa mukha, dahil na sinusuntok yung mukha mo, di mo naman po pwedeng sabihin sa kanya, huwag naman sa mukha, daya mo, sa katawan naman. O, di ba? Eh hindi ka susuntokin sa katawan, dahil alam niya malakas ang katawan mo eh. Pag malakas ang iyong katawan, saka susuntokin sa mukha. Hindi mo pwedeng sabihin sa kalabang, huwag naman ka. Dito na lang sa aking paanan. Hindi pwedeng ganon. Ang Diablo po, kapatid, alam niya kung anong kahinaan natin. Kaya nga sabi ng Biblia, magpakalakas kayo sa Panginoon. Kasi yung Diablo, mga kapatid, humahanap lang ng tiyempo. Oh, sa mga kabataan, anong kadalas sa kahinaan ng mga kabataan? Oh, kung anong ipinapain ng Diablo sa mga kabataan? Misan, ano? Ah, babae, misan, lalaki. Tignan mo, kaya may mga babae, ang daming girlfriend. Ang daming boyfriend. Di ba mga kapatid? Ganon. Papalit-palit ng girlfriend. Papalit-palit ng boyfriend. Oh. Kasi sabi niya, ako kasi ay mapagmahal na tao. Oh. Kung mapagmahal kang tao, di lahat mahalin mo? Oh, hindi ho, ganoon. Kaya ang paborito niyang kanta, lagi na palang kinakagsana, sana dalawa ang puso ko. Ayun, delikado. Pagka ganoon, lagi na kinakanta. Ang gusto niya kasi marami siyang mahalin. Eh, kinakanta rin ang mga lalaki, may asawa yan. Saka yung lalaan, mga babae may asawa, sabi niya, sana dalawa ang puso ko. Para dalawa asawa ko. Oo, kung pwede lang doon niyang ibigay yung kanyang puso doon sa isa at ibibigay doon sa isa, ay mga kapatid, hindi po gayon. Pag nakita po ng Diablo, kapatid, aatakihin po ba tayo ng Diablo? Ah, bakit marami yung tumutumba, mga kapatid? Kasi
nakikita ng Diablo kung ano yung iba't ibang kahinaan ng tao o yung iba't ibang kahinaan ng Kristiyano. Ama ho ba, kapatid? Katulad po, nung isang minagkwento po sa akin, sabi niya, ang kahinaan daw niya ay alak. Kapag daw siya ay hindi nakakainom ng alak, ay nanghihina daw ang kanyang katawan. Babaliktad, ano? Oh, eto naman, sabi ko, eh, ganun po pala ang kahinaan ninyo. Hindi kayo makatanggi doon sa mga pag-iinom ng alak. Saan po ba kayo palaging dumadaan? Doon sa harapan ng mga kumpare ko, ay hindi ka kayo makakaiwas. Pag nag-iinuman sila dyan sa harapan, saan ka dapat dumaan? Sa likuran ka. Oh, ganun po umiiwas, ganun po ang malakas. Ano ba, mga kapatid? Ay hindi ka nga makakaiwas kapag palagi kang dadaan dyan. Ano ba, mga kapatid? Oh, so ang ibig ko sabihin, kung malakas ang ating kaluluwa, ginagawa natin yung paraan ng pag-iwas at pag-ilag. Tama po ba, kapatid? Eh, yung iba ho, sinasalubong eh. Ang kahinaan niya, babae, sasalubongin pa. Oh, di ba, mga kapatid? Huwag tayo mag-take advantage. Tama ba? Ang iba ho, nag-take advantage eh. Ang iba ho, masyadong overconfidence na akala mo hindi manghihina, akala mo hindi babagsak, akala mo hindi maiisa ng Diablo. Hindi po. Sandali mo na tumingin kayo. Perfect timing lang ang inaantay ng Diablo para tayo ay patumbahin. Kaya dapat lagi tayong malakas, lagi tayong matatag para hindi mo tayo tumumba. Tama po ba, mga kapatid? Ito na naman, nilaban na naman doon si Pacman, si Pacquiao. Naubos na yata yung milyones na siya humabol ng senador. Nilaban na naman siya eh. Oh, todo na naman ang training niya, mga kapatid. Naalala ko yung laban niya kay Marquez. Di ba, mga kapatid? Si Marquez ay natalo niya. Pero hindi ganoon katindi ang pagkatalo. Nung natalo naman siya, grabe ang kahihiyan niya dahil natumba talaga siya at hindi na siya nakabangon. Yung maliit na butas lang, ang gusto ko pong puntusin, yung maliit na butas lang ay po pwede tayong bumagsak. Masira yung ating espiritual na karangalan, masira yung ating espiritual na reputasyon, lalo na kung yung pagbagsak natin ay lagapak. Eh, may mga kapatid, yung hindi ka makakabangon, yung hindi ka makakaahon, yung hindi ka makapagpapatuloy, huwag sanang ganyan yung maraming Kristiyano na parabang overconfidence, mayabang yung ganon. Oh, matalina ako. Oh, magaling ako. Matagal na ako naglilingkod. Bakit? Sabi ng Diablo, eh, ano ngayon? Hindi naman kita sasabayan ng malakas ka. Sasabayan kita kapag ikaw'y nanghina. Meron po doon sa amin, mga kapatid, ganito. Meron po isang hudlong doon sa amin na kapag dumadaan yung taong yun, mga kapatid, lahat natatakot. Alam mo, sagot ng isang pumatay, sabi niya, tatalikod ka rin. Ano ibig niya sabihin? Sa harapan, hindi niya kaya eh. Yung salitang tatalikod ka rin, anong ibig sabihin nun? Tetrado rin. Ano mo, tigo ng itagal, mga kapatid. Natagpuan na lang yung pinakasiga-siga doon sa lugar namin, mga kapatid. Nakataob na, malapit doon sa kanal. Oh, nagtataka yung mga tao. Bakit may ano yan, kinatatakutan yan. Laging may dalang balisong, laging mayroong dalang baril. Oh, eh, tanong ko kapatid, bakit yung mga ganyan ba, hindi nauunahan? Hindi nilabanan ang harapan na ganyan kung bakit. Kasi pinatamaan po ng putok ng baril sa likod. Dito po sa labas, sa harap ng mukha po, lumabas. Diba pagka binaril ka rito, sa lalabas, sa likod. Pero alam niyo mga kapatid, ang tama sa kanya, sa batok, lumabas po sa kanyang kaliwang mata. Harapan hindi. Sa likuran. Ang Diablo ho ba, lalaban mo ba ng parehas? Hindi po. Sa time na tayo po hindi nagbabantay, yun ang gusto kong puntusin. Sa time na tayo po hindi nag-iingat ng mabuti, sa time na hindi tayo nagpapakatatag, mga kapatid, pag tayo nakitaan niya ng butas, tayo ay nalalamig, tayo ay nangihina, doon niya ba tayo, kapatid, aatakihin? At effective po ba ang kanyang pang-aataking gagawin? Opo, kasi nakikita niya na tayo ay nalalamig, na tayo ay nangihina, nakikita niya na tayo ay parabang nag-aalinlangan, nakikita niya na tayo ay natatakot, doon tayo pupuntirehin ng Diablo. Pero alam nyo kapatid, walang magagawa ang Diablo sa atin kung tayo ay nagpapakalakas ng espiritual. Tama ho ba? At kapag tayo malakas sa espiritual, sabi ng Biblia, magagawa nating makapagpigil, hindi yung sunggab. Hindi na nag-iisip kung susunggaban o hindi. Pag nakakita, sunggab. Hindi ganon. Susunggaban mo, may asawa ka na. Ay, hindi, may asawa na nga pala. Dapat ganon. Oo. Pag nakakita ka na magandang babae, sabihin mo, hindi maganda babae, ay, white lady, ganun ka agad. Oo. Pag nakakita ka ng gwapong lalaki, sabihin mo, napakagwapo talaga, mas gwapo doon sa asawa mo, sasabihin mo, ganito, aswang. Hindi niyo discourage mo yung sarili mo.
Hindi siya sabihin mo, oh nga, napakagwapo niya. Samantala kasama ko mukhang toothpick. Ay, hindi ganun. Ay, yung asawa ko, ay, napakagandang babae niya, pero yung asawa ko, ito, mukhang amoy pinipig. Yung asawa ko, amoy galumbong. Ay, hindi ganun. Amen. Dapat meron kang panlaban sa isip mo. Amen, mga kapatid. Dapat kaya ho natin labanan. Hindi ho yung ayunan. Amen ba, mga kapatid? Oh, huwag na lang kung galumbong, ayungin na lang. Amen, mga kapatid. Kailangan po natin magpakalakas. Yung po totoo, mga kapatid. Siguro po sa atin, mga kapatid, wala po naman yung nagnanais na siya ay mapatigil, mapahinto sa Panginoon. Tama po? Ang gusto natin, makapag-continuous tayo, makapagpatuloy tayo sa Panginoon. So, kailangan natin, mga kapatid, magpakalakas, magpakatatag na mabuti. Mga kapatid. Dahil ang sabi nga ng salita ng Diyos, oh, sa Efeso chapter 4, 26-27, at isang paki, ano mo nga, basa mo nga. Kapiraso, yung maliit na butas lang, pwede na tayong ano, patumbahin, pwede na tayong pabagsakin, pwede na tayong i-knock out. At pag tayo'y napatumba, napakahirap pong makaaho na. Tapos ang iba ho, nag-take advantage, ang iba ho, nag-overconfidence. Ako po, tingnan natin. No, agpungtot kayo, di kay agbaso, saan kuma alumnek, init, asisipungtot kay paylaing, at di kay ikanti lugar ti sa iyo. Ephesians 4:26-27 yun ano. Sa 26 sabi diyan no, example yung galit. Kayo'y mga gagalit o mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag dumubog ang araw sa inyong galit. Yung huwag dumubog, ibig sabihin, huwag inabutan ng kinabukasan. Ibang iba ho nagtatampo o kaya nagagalit hanggang kinabukasan pa dala-dala pa. Halimbawa nangyari ngayon, nagtalo kayo halimbawa mag-asawa. Hindi okay na. At natulog na kayo. Akala mo, nakalimutan na. Kinabukasan ang almusal ninyo, yung murahan, sampalan. Dahil ano daw kayong galit. Di ba? Ang sabi ng Diablo, ganyan ang gagawin ko para maghiwalay kayo. At bibigyan ko siya ng papain ko sa kanya para maghiwalay kayo. Di ba? Ganun ang Diablo. Nandiyan na ba tayo, mga kapatid? Oh. Kaya yung galit, hindi, maliit na butas lang po yung galit. Wala dyan yung selos, wala dyan yung ingit. Example lang kasi yun eh. Ah, sa 27, nasabi niya, ni huwag bigyan daan ang Diablo. Kaya, kasi ibig sabihin, kahit maliit na butas lang, papasok ba ang Diablo? Ah, meron na pang tanong mga kapatid. Sa malaking butas lang ba, doon lumalabas yung tubig? Halimbawa, itong gerong ito ay may malaking butas doon na ba lalabas yung tubig? Natural, malaking butas eh. Kapag maliit yung butas mga kapatid, hindi na ba tutuluro ng tubig? Tutulong pa rin. Ang usapan, may maliit. Kaya, ultimong maliit, mga kapatid, po pwede hubang pumasok ang kaaway doon. Ang gusto ko sana sabihin ganito, oh, sa mga pagkakataong hindi tayo nakahanda, sa mga pagkakataong hindi tayo malakas, sa mga pagkakataong hindi tayo nagbabantay, po pwede hubang sumingit yung Diablo. Tignan mo yung magnanakaw. Meron hubang magnanakaw na gising-gising pa yung tao? Kadalasan, alam natin, yung magnanakaw kapag tulog na tulog na at hinding na hinding na. Tulad po sa amin, na mga kapatid. Meron nung ipinaaamoy. Dito ba nakaabot na yung ganito? Bihin nyo, natutulog sila. Ang bahay po nila, wala akong kwarto. Nandyan ang sala, nandyan yung kainan, andito na rin yung higaan. Maliit lang eh. Pero marami rin silang gamit. Ang pintuan mo, nandyan dyan. Andito yung ulo ng tatay. Pero lang para bang nabuksan mo yung pinto sa matrisabi, hindi ho naramdaman. Ang dami nila, nakahilera sila dyan. Alam nyo, meron daw pong parang ipinaamoy sa kanila para mahimbing yung tulog. Pagkagising po nila mga kapatid, wala na yung flat screen TV, wala na yung speaker. Nagtataka sila dahil hindi sila nagising. At ang gising nila, maaga naman silang gumigising dahil nagpapaaral ang bata, madaling araw pa, nagtataka sila nagising sila, mataas na yung araw. Hindi lang yung malukang tumilaok, pati yung baboy tumilaok na. Nandun pa sila sa higaan. Nagtaka sila mga kapatid, nasaan ang gamit natin na yung pala na ilabas na? Wala na. O, sandali mo na mga kapatid. Bakit nagawa na mahalwat o maialis lahat ng gamit nila mga kapatid? Kasi yung sandaling yon, sila yung natutulog, sila yung binantayan ng magnanakaw. Kaya sabi ko sa inyo eh, pagka po tayo ay hindi nakahanda, ay dun ho, papasok yung kaaway. Marami hong mga example, hindi ko po kayang i-explain lahat na mga example. Pero ang gusto ng Diyos, lagi tayong magpakalakas, lagi tayong magpakatatag. Kasi ang Diablo, ano yan, naghahanap lang ng templo,
para tayo po ay atakihin, para tayo ay patumbahin, para tayo pabagsakin. Tingnan niyo po yung maraming mga Kristiyano na mga katulad natin nagbibidya. O, mga ilang panahon lang siya, hindi na siya nakapagpatuloy. Sabi niya, ayoko na, hinto na ako, tigil na ako. Di ba may mga ganun po? Kung totoosin po, dapat ang paglilingkod natin hanggang huli. Kasi nangako yung Diyos eh. No? Na kung maglilingkod tayo hanggang wakas, sabi doon, ang magtiis hanggang wakas ang maliligtas. Sabi ng salita ng chapter 24. Kung tayo ay mapapahinto at papapatigil, kasi may iisang tayo ng Diablo, sayang yung ating spiritual na karangalan. Sayang yung pangako ng Diyos. Sayang yung mga achievements and compliments na ginawa natin before sa paglilingkod sa Panginoon. Tapos bandang uli, mawawala lang. Bandang huli, masasayang lang. Sino sa akin ang gusto, masayang lang yun? Di ba wala? Di ba't wala? Ipakikita ko sa inyo. Sa Luke chapter 11, ganito yung kwento ko. Meron palang verse sa Bible yun, mga kapatid. Delikado. Pag tayo po ay masyadong kumpiyansa sa ating sarili, o kaya tayo ay overconfidence. Sa Luke chapter 11, pakibasa natin, Sister Sang. Sa Luke 11, mga kapatid, ganito o, oh, parang ganito ang diablo sa atin, mga kapatid. 21 to 22. Luke 11, 21 to 22. No tinapig sa tao si igang agaywan iti paraangan na amin dagiti kukwa na at dadaas itatalged. Ngem no umay tinapigpig sa ngem isu ket abaken nanto alayen nanto ken kwa na dagiti isu amin nga igam na anag kamatalkan na ket bingayan na dagiti inabak na. Oh, sa verse 21 po sa Tagalog ha. Pagka ang lalaking malakas ay nasasandata ang lubos, at nagbabantay, yung sinasabi ko pag nagbabantay, hindi naman papasok, hindi naman aatake eh. Sa kanyang sariling looban parang yung ating kabahayan, parang yung ating sariling mga pag-aari, sabi diyan. Ang kanyang mga pag-aari ay wala sa panganib. Bakit wala sa panganib? Dahil yung lalaki nasasandatahan, nagbabantay pa, hindi papasok kasi nasasandatahan, nagbabantay pa, hindi siya papasok. Yung pinwento ko po kanina, natutulog sila diyan. Pero nakapasok. Kasi tulog sila eh. Tama ho mga kapatid. Pagka gising nila, sabi ko nga, wala na yung gamit nila. Pasalamat na lang sila. Yun, hindi sila pinatay. Kinuha lang yung mga gamit. Parang kahalintulad nito, oh, sabi niya, no? Pagka ang lalaking malakas na sa salatang lubos ay nagbabantay sa kanyang sariling looban, ang kanyang mga pag-aari ay wala sa panganib. Kailan nanganganib? Tingin niyo yung 22. Datapwat kong siya'y datna ng ibang lalong malakas kaysa sa kanya. Yun ang mahirap. Yung merong dumating sa ating mas malakas. Amen ba kapatid? Yung mas malakas. Alam mo, malakas na tayo, pero darating pa yung mas malakas. Tumingin muna kayo sa akin, mga kapatid. Kung mahina tayo at dumating yung mas malakas, lalo ba tayo maiisahan? Kung ito nga, malakas at nagbabantay, kaya lang dumating sa kanya yung mas malakas. Kung yun nga eh, malakas na siya. Kaya lang, dumating yung mas malakas. O, naiisahan siya. Lalo ho bang maiisahan yung mahina? O, ganun po yun eh. Nandiyan na ba tayo? Mga kabadi sa Panginoon? Naalala ko, may nagsabi dun sa kapitbahay namin, lahat pa naman kami, kumusta dyan sa pag-aaral na yan? Puro forma lang pala. Doon sila, kumusta? Doon sa... Ang ibig ko sabihin, naririnig ko lang, no? Hindi pala po pwedeng ang tao ay bumase sa ganun. Tama ba? Ika nga ng mga mahuhusay sa mga basketball, sabi nila, hindi na kayo mananalo sa amin. Sabi ng isang player, sabi niya, huwag kayong kumpiyansa sa inyong sarili. Bilog ang bola. Ano ibig sabihin ng bilog ang bola? Pwedeng magkabaliktad yung sitwasyon. Pwedeng magkabaliktad yung pangyayari. Tama ba mga kapatid? Yung ina-expect mong mananalo, ay talo pala. Mayayabang kasi. Maraming Kristiyano, mayayabang minsan. No? Akala mo hindi na manghihina, akala mo hindi na maiisahan, akala mo hindi siya mapapatumba. Mga kapatid, dapat po hindi kumpiyansa. Kaya lagi kong ididiin, hindi dapat over self-confidence. Hindi overconfidence. Dapat laging nagbabantay. Lagi pong nag-iingat. Lagi pong nagpapakalakas ng kanyang kahinaan. Hindi ho yung inahayaan, nilalantad pa ang kahinaan. Hindi kitang-kita ng kalaban. Sabi ng Diablo, oh, hindi na akong mahihirapang ikaw ay patumbahin, padapain hanggang sa hindi na kita pabangunin.
tingnan nyo, dito nga, malakas pa ito eh, pero naisaan eh. Ha? Ang nakakatakot po mga kapatid ito eh, oh, datapwat kung siya'y datna ng ibang lalong malakas kaysa kanya at siya'y matalo, ay kukunin nito sa kanya ang lahat ng kanyang sandata. Yun ang mahirap. Na kanyang inaasahan at ipamamahagi ang mga nasamsam sa kanya. Naalala niyo po ba yung sa 44 na lumusog doon sa Mindanao? Oh, yes. Tama po ba? Tapos na corner po sila ng mga Mindanao soldiers, yung mga Abu Sayyaf. Oh, may nagawa ba ho yung sa 44? Di ba wala? Tapos yung mga armas nila, anong ginawa ng mga Muslim doon? Pinagkukuha? Oh, literal ba? Pwedeng mangyari? Ang iba doon, kinuha pati boots. Kinuha yung uniforme. Ewan ko lang yung underwear. Kasi meron doon eh. Mga kapatid, kinuha yung uniforme. Kinuha yung mga armas nila, mga kapatid. Ganun din po ba yung sa Biblia? Aalisin niya lahat sa'yo, yung reputasyon mo, yung karangalan mo sa Panginoon, yung iniingatan nating katwiran, sisirain ng Diablo yon. Wala bang halaga sa atin yun? Di ba merong halaga yon? Nandiyan mo ba tayo? Yung Espiritu Santong nasa atin, igigrid niya hanggang sa lumabas yung Holy Spirit. Yan yung mga karangalan natin, yan yung mga reputasyon natin. Ginagamit tayo ng Diyos, naglilingkod tayo sa Diyos, tapos bigla niyang tatanggalin yung mga ganyan, sisirain ang ating reputasyon. Tanong mo ba mga kapatid, mas mahirap po bang bumangon kapag ganoon? Yan ang isipin natin mga kapatid. Pag tayo ho'y bumagsak, napakahirap po bang umahon? Kaya mag-ingat po tayong huwag bumagsak sa espiritual, magpakalakas po tayo, magpakatibay tayo ng sagayong mga kapatid. Makapagpatuloy tayong lahat. Amen ba mga kapatid? Hahabaan po pa ho sana ito mga kapatid. Hiyan niyo sa susunod na pagbalik ko na lang dito next year. Hindi ko alam eh kung kailan ako babalik eh. Basahin natin mga kapatid ang Roma 12:11. Babasahin sa atin ni Ate Sam. Roma 12:11. Ito yung dapat natin ginagawa sa ating mga sarili mga kapatid. Pakibasa natin. Saan kuma mapukaw ti regtat? Regtayo, nasged kayo iti espiritu ng agserbi iti ate. Ano nakalagay? Sa Tagalog po, Roma 12:11, huwag mga tamad sa pagsusumika. Hindi po ito yung sa physical, ha? Hindi ito sa material. Spiritual po ito. Ha? Huwag mga tamad sa pagsusumika. Ano ba, may kahinaan ka? Palakasin. Tama ho ba? Meron tayong mga kahinaan na nalalaman natin kung ano man yon. Hindi natin hinahayaan. Sinisikap natin yun ay palakasin. Ha? Tayo rin na makikinabang nun eh. At ang sabi dyan, maningas sa espiritu. Yung sa itang maningas ay mainit, o sa ibang salita, maalab. Dapat ganun po. Pag tayo ay nakakapansin na tayo ay parabang nanghihina, nanlalamig, aba, gumawa ka ng paraan para huwag magtuloy-tuloy yun. Kasi pag nagtuloy-tuloy yung panlalamig mo, hindi magiging patay ka. Tingnan mo yung patay, nawawala yung init. Pag tuloy-tuloy ng malamig, mga kapatid, ano na mangyayari? Aba, patay na yun. Hindi na ho iinit yung patay. Tama ho ba kapatid? Iinit na lang yung patay kung susunugin siya. Tama ho ba kapatid? O, oh, tulad ho ng iba, di ba? Pagka namatay, kinikremate po. Oh, iinit nga, kaya lang maaabong na siya. Oh, pero patay na siya. Nakisip natin mga kapatid. Ito yung dapat nating bantayan mga kapatid sa ating sarili. Maningas sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Ang ganda. Yung kanyang puso, ang design niya, yung gusto niyang laging makapagpatuloy, yung lagi siyang makasulong. Itanong natin si Steph, doon sa may verse 13. Makitulong kadagiti pakasapsapulan dagiti sa santo na ayat iti panagpadagos. Ayun, ang sabi sa Tagalog sa 12:13, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Oh. Ito yung gusto ng Diyos mga kapatid, hindi po yun tayo ay hihinto, tayo ay aatras, yung mawawalan tayo ng spiritual na gana, kasi naisahan tayo, natalo tayo ng Diablo, mga kapatid, hindi po ganoon. Ito ha, panghuli. Ang kakampi po ng Diablo ay ang sanlibutan, tama ba? Yung sanlibutan, ia-attract niya tayo. Kung mahinang ating kaluluwa, kaya ba tayong maapay ng sanlibutan? Kaya nagiging makasanlibutan. Ito pa, ang kakampi at kasanggapo ng Diablo, yung bang ating tita ng laman? Oh. Kasangga niya yan. Kaya kung ang ating titang ng laman hindi natin binabantayan, kung ang ating kahinaan hindi natin binabantayan, nandiyan po ba kayo? Kung hindi natin
sinusupil yung ating sarili, hindi natin kinokontrol ito. Sa tingin nyo pa, mga kapatid, yung Diablo at yung ating tita ng laman, kaya niya ba tayong talunin? Kaya. Oh. Tayo ang kakampi natin, ang Espiritu Santo. Tama po ba? Kung ang Espiritu Santo, yung itinuturong aral sa atin, mga kapatid, ay sinusunod natin, mas malakas tayo sa Diablo at doon sa sanibutan. Tama ba? Mas malakas din tayo sa Diablo at doon sa ating tita. Kung yung itinuturo ng Espiritu Santo ay sinusunod natin. Tama ba, kapatid? Kasi iisa lang yung ating kakampi ngayon eh. Na sabi dito na isusubo ng Panginoong Jesus kapag siya nasa langit na yung kakampi natin, mga kapatid, walang iba yung Espiritu Santo. Ngayon, yung Espiritu Santo, ito yung gusto ng Diablo na mag-rib sa atin. Kasi pag lumabas yung Espiritu Santo, mga kapatid, papasok na ba siya? Papasok na ba siya? Papasok na. Kaya ang gusto ng Diablo, masira yung ating espiritual na buhay, masira yung ating espiritual na karangalan, para kung umalis yung Espiritu Santo, pumasok yung Diablo at gagawin niyang tahanan yung ating buhay, sisirain niya, wawasakin yung ating buhay, hanggang sa tayo po, mga kapatid, mawalan na ng karangalan, hanggang sa pagpalit ng Panginoon, marungis na, marumi na tayo, hindi na tayo kaaya-aya at kalugod-lugod sa Panginoon. Isang talata, kapatid, na nais ko pang ipakita sa inyo. Sa Lucas 11 at isang, mayroong continuation yun eh. Yung sinasabi ko, mga kapatid, at malapit na tayo. Kasi, kailangan natin, mga kapatid, na matutunan ko ito. Nilakala ng iba, hindi siya maiisahan. Malabo pong maisahan, sabi niya. Pero, pag hindi nagbabantay, hindi nagpipigil, hindi nagpapakalakas ang kanyang espiritual, certo, sigurado, ang Diablo, mga kapatid, ay mananalo sa labanang ito. Dahil ang Diablo kakampi niya sa limutan, ang Diablo kakampi niya yung ating tita ng laman. Ang kakampi lang natin, mga kapatid, yung Holy Spirit. Pag hindi natin sinunod yung mga aral ng Diyos, mga kapatid, babagsak ang ating kaluluwa. No? Sa Lucas 11 at isang, ha? Sa 11, ang sabi niya, ito yung continuation ng sinasabi ko, sa 11:24 to 26. Basahin lang natin. Luke 11:24 to 26. No ti espiritu anarugit, makaruara iti tao, magna kadagiti disu anamaga, nagsapsapol ti inana. Ket intun di na masarakan kunana, agsubli akto iti balay ko isu arinwarak. Ket intun umay masarakan na anasagadan ken narkusan, ket tikasta mapan ket mangala iti sabali apito nga espiritu adakdakes ngem isu ket sumrekda ken agbalay da idyay ket titumpal da ito atao rumswa adakdakes ngem iti imnon. Okay, sa Tagalog po sa verse 24, pagka ang karumaluman na espiritu ay lumabas sa isang tao ay lumalakad sa mga damong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at pagka hindi makasumpong ay sinasabing babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko, parang si MacArthur. Nung umalis dito sa Pilipinas, sinabi niya, oh, I shall return. Sinabi niya, no? Ang masamang espiritu, ganun din yung kanyang banta. Di ba tayo, nung tumanggap tayo sa Panginoon, lumabas yung masamang espiritu. Tama ba, kapatid? Pag tayo po, kapatid, ay nawala naman sa espiritual, mga kapatid, tayo ay nawala doon sa kalooban ng Diyos, yun, babalik siya. Dahil yung Holy Spirit na nag-iingat, nagbabantay sa atin, ay lumalabas kung hindi natin napangangalagaan ng ating mga kaluluwa. Kaya nga ho, ang sabi diyan, no, sa may verse 25, at pagating niya ay nasusumpong ng walis na at nagagayakan. Kung magkagayo yumayaon siya at nagsasama ng pito pang espiritu na lalong masasama kaysa sa kanya. O, di ilan na. Yung isa, tumawag ng pito. Ilan na silang papasok sa katawan ng tao? Ilan po? Oh, yung isa dagdagan po ng pito, ilan po? Di walo. Eh yun na lang isa, nahihirapan na pong umayos yung buhay ng tao. Eh magsasama ng pito pa, papasok sa katawan ng tao. Mas lalo ho bang magiging masama ang ganong mga tao? Kaya tayo, ayaw natin bumagsak ang ating kaluluwa. Huwag nating pahintulot ang kapatid na tayo mapatigil, papahinto, yung mamatay ang ating kaluluwa. Lumaban po tayo sa ating mga kaaway. Kailangan po, yung Holy Spirit, yung itinuturo niya sa salita ng Diyos, yun ay ating pag-ingatan. Siya yung pag-asa natin, kapatid, para manalo tayo sa laban ng ito. Hindi natin kaya kung tayo lang, kasi ang Diablo, meron siyang kasangga, meron siyang katuwang. Ang kanyang kasangga, katuwang ang mundo.
ang kanyang kasangga, katuwang yung ating tikan ng laman na mismo nandoon sa ating pong katawan. Ang katuwang naman natin para tayong manalo, magwagi, ay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo. Kaya ako kapatid, itong espiritual na paglilingkod natin, itong espiritual nating pakikipagbaka, ako mga kapatid, napakahalaga nito. Kaya ang gusto ng Diablo, mga kapatid, ma-knockdown niya tayo para nang sa gayon, mga kapatid, maging alipin niya muli tayo. Sana wag pong mangyari, mga kapatid. No? Kaya sabi ko dito ng Diablo, oh, sa talatang ito, ang gagawin ng Diablo, I mean, kung magkagayoy, yumayaon siya at pagsasama ng pito pang espiritu na lalong masasama pa kaysa sa kanya. At sila'y magsisipasok, magsisitahan doon at magiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng mga taong yaon kaysa ng una. Tingnan niyo po. Pag pala pumasok yung isang masamang espiritu yon at nagsama ng pito pa, pag pumasok siya, gagawin niya niyang tahanan ang ating buhay, ang ating katawan, pasasamain niya po tayong lalo, at hindi na po tayo makakalaya pa sa gagawin iyon ng kaaway. Ngayon po kapatid, tayo po ay mga anak na ng Diyos. Tama po? At nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Sikapin po nating huwag pong mapigati ang Espiritu Santo. Basahin natin at isa. Ephesians 4:13 at basahin din natin 1 Thessalonians 5:19. Meron pong reminder kasi eh. Ang Holy Spirit, kahit nasa atin siya, nasasaktan din siya kung ang ginagawa natin, yung kalooban natin. Maliban yung kalooban ng Diyos, mananatili siya. Minsan, ang dami natin naririnig na aral ng Diyos, hindi naman natin isinasagawa. Nilalabag natin. Masakit yun sa Holy Spirit. Ephesians 4:30. At di kay pagletdaang yun ti Espiritu Santo ti Diyos. Iso, apakamarkaan nyo anay sagana iti aldaw ti pannakasubo. Alin po yung tatak natin sa araw ng pagkaligtas? Ang Espiritu Santo. Ephesians 4:30. Ano sabi doon? At isang huwag bigatiin ang Espiritu. Oh, ang Espiritu Santo nasasaktan din siya. Paano? Sinasabi ng Holy Spirit, umiwas ka, umilag ka, lumayo ka, tumakas ka. Ang ginagawa naman ng marami, dumidikit. Ang ginagawa ng marami, lalong tinititigan. Ay, lalo nga tayo matutokso. Tama ba kapatid? Ah, ganun yan. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, ikabubuti ng ating kaluluwa. Huwag yung nakadepende tayo sa talino. Lakas natin, matagal na tayo. Mayabang lang po yung ganun, mga kapatid. Ang gusto po ng Diyos, yung tayo ay humble, yung tayo po ay gumagawa ng pamamaraan para lalo pong maging maganda ang takbo ng ating spiritual. 1 Thessalonians 5:19 at isang. Saan yung independent spiritual? O, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Meron dalawang paalaala, mga kapatid, kasi yun ang ating kasangga eh. Huwag tighatiin ang Espiritu Santo. Ano yung pangalawa? Huwag patayin ang ningas ng parang yung gatong. Pag yung isang gatong, yung isang kahoy na inilagay mo sa apoy, inihiwalay ko doon sa lumalagablab na apoy, mamaya ba ito mamamatay na yung apoy? Parang ganon. Ang Holy Spirit, huwag natin siyang hindi pansinin. Tama ba kapatid? Huwag nating i-out of place ang Holy Spirit. Dahil ang place ng Holy Spirit, yung ating pagkataong loob. Tama ba? Minsan ba na-out of place yung Holy Spirit? Minsan ba na-out of place po ba yung Holy Spirit? Opo, kasi yung sarili natin, ang gusto natin sundin, yung Holy Spirit, wala siyang magawa. Pinapaalalahanan tayo sa isip, pinapaalalahanan tayo sa aral, wala siyang magawa. Na-out of place siya, napipighati siya, nawawala yung kanyang alam sa atin. Tama ba kapatid? Yung laman natin ang nag-aalam, hindi yung Espiritu natin ang nag-aalam. Dapat po ba yung Espiritu natin ang mag-alam? Pag po na-out of place siya, alin ang nag-aalam? Yung laman natin ang nag-aalam. Yun ang ayon ng Diyos. Sa panghuli na lang, mga kapatid, napakahalaga ba ng Holy Spirit sa atin? Pag nawala siya, mga kapatid, wala na. Roma 8:26-27 at isang. Ito na lang, panghuli na lang po natin ito, mga kapatid, ha? At nagpapasalamat po ako dahil nakiisa po kayo sa napakagandang pag-aaral na ito. Sa Roma 8:26-27, pakibasa mo, Sister Sam. Kastamet at Espiritu, tulungan na tayo, iti kinakapoy tayo. Ayun. Taditay amuno kasanuti panagkararag tayo, akas may parbeng. Ngem ti Espiritu metlaeng, ibabaitan na tayo, abuyugen dagiti ununoy adi mayebkas. Ngem ti mangsukimat kadagiti puspuso, amuna no anya ti tarigagay ti puso.
Amuna no anya ti tarigagay ti espiritu. Gapu ta isu ibabaitan na dagiti sa santo kas iti pagayatan iti. Oh, napakahalaga po ba ng Espiritu Santo? Eh no, sabi nga oh, sa Tagalog, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Oh. Di mga kahinaan naman tayo, lahat eh. Pero kung tayo po hihingi ng tulong sa Espiritu Santo, mga kapatid, tutulungan niya ba tayo? Kasi siya yung ating kasanggap. Ang Diablo, ang mundo, at ang ating pita, yung ating laman, yun ang kanyang kasanggap. Ang kalaban naman ng Espiritu Santo sa ating pagkatao, mga kapatid, yung ating laman. Makipag-cooperate sa Holy Spirit. Tama po, mga kapatid? Dapat po ba tayo makipag-cooperate sa Holy Spirit? O dapat natin i-out of place ang Holy Spirit? Ang place ng Holy Spirit, doon sa ating kalooban, sa ating pagkatao, doon niya gustong gumawa, doon niya gustong tumulong. Ang marami yung ina-out of place, gine-grieve niya. Alam niyang mali, tinutuloy. Alam niyang masisira ang kanyang kaluluwa, tinutuloy. Ang mga ganyan po, kapatid, pabaya. Hindi niya sigurong gustong magtagumpay ang kanyang kaluluwa. Ayaw na sigurong magkaroon ng karangalan na magagamit niya sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, sana po'y naaralan tayo ng mabuti dito. Tumutulong ang Espiritu Santo sa ating mga kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibig na hindi maisaysay sa pananalita. Marami ba tayong nararamdaman, nararanasan sa paglilingkod? Tutulungan tayo ng Holy Spirit, basta nananalangin po tayo ng maayos at humihingi ng tulong sa Kanya. Sa 27, at ang nakakasiyasat na mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Sino ang mag-uudyo? Sino ang tutulong sa ating masunod magawa ang kalooban ng Diyos? Ang Espiritu, siya yung tanging pag-asa natin para tayo po'y magtagumpay sa ating pong pagdilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, uulitin ko, sabi ng Diyos, tayo'y magpakalakas sa Panginoon sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Alam niyo po, kung manghihina tayo at magkakasakit ang tuloy-tuloy ang ating kaluluwa, mamamatay ang ating kaluluwa. Ang relasyon natin sa Diyos mapuputol. Pero kung tayo po'y magpapakalakas, magbabantay tayo, mag-iingat tayo, magpipigil tayo, mga kapatid, ito yung gustong-gusto ng Holy Spirit, mananalo tayo laban kay Satanas at sa sanlibutan, laban kay Satanas at yung kakampi niyang pita na laman sa atin. Tutulungan tayo ng Holy Spirit. Mga kapatid, tumayo tayo.